Hello, this is Oki Doki. Pag-uusapan natin ngayon, paano malaman kung Labrador Retriever yan? Pero bago yan, intro muna tayo! Ako nga pala si Oki Doki. Gumagawa ako ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng aso. Kaya panoorin niyo ito sa mga first-timer, ng mga dog lover, sa mga pet lover. Panoorin ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng aso, paano sila pakainin. Please subscribe and hit the bell button for more videos update. Hello, Oki Doki. Pag-uusapan natin ngayon kung paano malaman na pure Labrador Retriever 'yan. Labrador, kandangian ng Labrador. Maamong mukha, malaki mukha at paa. Malaki ang buto at big bone ang tawag doon. Mapapansin nyo naman sa Labrador, pagduta pa lang, yung paa nila napakalaki, parang namamaga. Yun yung buto. Ibig sabihin, lalaki pa sila. Itong Labrador ko, 1 month old yan. Ever knows na Labrador, ang size niya extra large. Malaki talaga. Ito naman, chocolate. Nakikita nyo yung maamang mukha sa kanyang bagsak na tenga. Ayan, ang pure na Labrador Retriever. Isa pang Labrador, kapatid niya, bagsak ang tenga, malaking mukha rin. Sabihin, lalaki pa sila sa caliver nose ang Labrador. Ito naman, sa kong Labrador, chocolate din. Ay napapansin niyo mga Oki Doki, kung may nagbenta sa inyong Labrador, tingnan niyo yung paa, saka yung solid color nila. Ayan o, black, black talaga. Walang halong kulay, pati koko, kulay black. Nakikita niyo naman susunod, itong yellow na Labrador. Itong yellow rin, malaking ulo, bagsak yung tenga. Ayun ang pure na Labrador. Pag may nagbenta sa akin yung ganyang itsura, pure na Labrador yan. Malaki yung paa, bone structure niya malaki, bagsak yung tenga. Yellow din, wala rin halong kulay. Yung kulay ng kuko, kulay yellow rin. Walang halong spot, pure Labrador yan. Kaya pag may nagbenta sa inyong ganyan, pure yan. Kahit walang papel, ganyang itsura, pure na Labrador yan. Para iwas loko. Yung picture kanina, ito na siya ngayon. Adult size na siya. Yung paa niya, ganun pa rin. Malaki pa rin. Yung ulo niya, square head, ganun pa rin. Liver nose. Ito yung liver nose na Labrador. Hindi lang sa Shih Tzu may liver nose. Sa Labrador din may liver nose. Ito na siya ngayon. Adult size. Noon pa yan eh, 2014. 1 year and 6 months siya dyan. Mahabot siya sa akin ng 6 years. Pero ngayon, kinuha na siya ni Lord. Kasi nagkasakit siya ng kidney failure. Puro high protein na pinapakain na dog food, kaya advice sa akin ng vet, huwag masyadong dog food ng dog food sa mga high protein. Bigyan nyo lang siya ng high protein sa tuta niya, pero paglaki bawasan nyo ng high protein kasi nga yung kidney nila nasisira. Ito na yung chocolate, yung nanay ng chocolate kanina, Labrador din yan, di ba? Kita nyo naman, solid color pa rin siya. Ito na siya ngayon, yung Labrador kanina, 10 years old na siya. Siya si Francesca. Siya yung pangalawa kong Labrador na nabili. Siya na lang natira sa akin ngayon, napaka-healthy niya. Chocolate Labrador, may papel yan sa akin. Mamaya makikita nyo yung papel niya, ay yung papel ng Labrador. Para sa mga papel ng mga aso eh. Ito yung breed, nakalagay ko anong kulay, makikita nyo. Nakita nyo na kung paano malaman kung ano ang pure Labrador o hindi, para iwas sa mga nagbebenta na sasabihin na pure daw yung Labrador na binibenta nila. Sana makatulong to sa mga gusto mag-alaga ng Labrador. Basta tandaan nyo, bagsak yung tenga, malaki yung paa, maamoy yung muka, solid color, walang spot sa katawan. Tapos yung paa niya malaki, saka medyo maskulado sila. Ganun ang Labrador, malaki, basta malaki sila. May size kasi, extra large, XL, may mga ganun. May medium, ito kasi sa akin medium lang to, pero yung kanina, extra large yun, malaki talaga siya. Dito tayo ngayon sa pangalawa, paano malaman ng pure na Labrador. Commercial muna tayo para sa mga nagpapasyal ng aso dyan. Daging tayo, dapat may dala tayong plastic, tulad nito. Panoorin muna. Pangalawa,
Tandaan, para malaman kung pure ang labrador, dapat may papel, PCCI papers. Kasi dito nyo makikita yung labrador, kung labrador talaga, yung kulay, kung kailan pinanganak, saka yung mga ninuno. Pag maraming red marks, mas maganda yung line ng labrador na mabibili nyo. Saka green marks, kasi lahi sila ng champion. Makikita nyo yung breed doon, labrador retriever, kung sino yung breeder, makikita nyo doon. Pag may ganyan kang pinakita na seller, sure na pure ang labrador na binibili o binibenta sa'yo. Sigurado ka doon. Hindi sayang yung pera mo kasi nakaregister yan. Pinakauna na para malaman na pure ang labrador o aso mo, manghingi ng stud session o picture ng sire and dam, magulang o parents ng minibentang tuta. Kung anong aso yan, basta manghingi kayo ng picture ng magulang. Tulad nito, ito yung father and mother ng labrador ko, 2013, chocolate sila parehas. Pag minanghingi sa aking buyer, ito yung pinapakita ko sa kanya. Ito yung tatay, chocolate talaga solid, ito yung nanay, sire and dam. Pag sire, father, pag dam, mother. Yun yung salitang Spanish na nakuha natin, nilalagay dun sa papers. Ito yung anak nila, solid chocolate. Kaya pag may nanghingi sa inyo ng picture ng buyer, yun ang binibigay ko para meron akong solid na ebidensya na nagbebenta ako ng pure labrador. Okay? Kahit saan na nagbebenta ng aso, pag may nanghingi sa inyong buyer, obligation yun. Pag walang naibigay, hindi sa walang tiwala, nakakarisigurado lang kasi sayang ang pera na ilalabas ng mga buyer. Pinaghihirapan po yan. Tulad nito, pure labrador, hindi yan. Bagsak yung tenga. Lagsak yung tenga, malaki yung paa, saka solid color. Walang halong spot. Ayan o, kita nyo. Ito yung isa kong batch ng labrador noon, 2013. Nabibreed po ako ng labrador, hindi lang Shih Tzu. Kaya sana nakatulong. Tatandaan nyo yung tatlong bagay. Kailangan may papel, kailangan may picture ng parents, saka yung itsura ng labrador. Malaki ulo, bagsak yung tenga, malaki yung paa. Again, this is Okie Dogie. Naniniwala sa kasabihang, there are no bad dogs, only bad owners. Bye-bye!